We were talking about this cliche na pag sinabing nag-aalaga sa mga hayop, you know, may mga pagkakataon. I don't wanna say madalas, pero may mga tao na pinipili nila maging single, maging habang buhay. And you were starting to tell me that. Go ahead. Oo nga po, Tito Boy. Parang sabi po nila, karamihan daw po ng mga mahihilig mag-alaga or mag-rescue ng mga pets, animals. Parang tumatanda daw po silang dalaga or tumatanda mag-isa. Pero syempre, ako po, may hopes pa rin naman ako na magkaroon po ng sarili kong family. And kaya nga po ngayon, parang nadagdagan po yung ano, kumbaga yung criteria kapag if ever papasok po ako sa isang relationship, dapat ano, dapat yung talagang genuine po yung love din niya sa mga hayop. Hindi lang po yung... That's non-negotiable. Oh, that's non-negotiable. Halimbawa, if there's a boy, if there's a guy na halimbawa manliligaw lang sa'yo, pag hindi siya mapagmahal sa mga hayop, ayaw mahirap ang kayo. But 8 years, Joanna is 8 years. Your last relationship was what? 8 years ago. 8 years, so sabihin po natin, 2009? Yeah, 2009. Diba? Medyo matagal na. Opo, after that, meron pong mga nagpaparamdam, pero hindi nagiging posible po talaga. But you know what? I really understand because you take good care of your family. Yeah, siguro po isa rin po isa talaga din yun, na diba? Hindi pa po tapos yung obligasyon ko sa pamilya ko. Mm-hmm. Bakit naiyak ako? Okay. Bakit ay sa family ko? Okay. Tonight, we'll...